Amen po, amen, amen, ate. Marinig po. Sa mga batid, dito na tayo sa pinaka-highlight ng ating gawain yung makikinig sa salita ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Bago siya natin sa ating pinaka-highlight yung mga kapatid. This is his first, third time pala na mag-aaral dito sa kapatid, mga kapatid. And I'm glad to see and introduce to you and I'm glad to introduce you to Dr. Sherwin Manol. Pumukusap ko mga kapatid at isa ko lugar ng pagpapag mo sa Agusap Dr. Santos Sepa at isa po siyang region Brutica na kinapatay speech yung Bukol mga kapatid at active na naglalayan sa Facebook. At he is a licensed minister 7 years old mag-i-inter sa ata sa mga kapatid by sa Lord. So, mga kapatid, marriage and may dalawang anak. Praise God, he was graduated sa 28 years old, and everybody today that's blessed about Sherwin. Pastor Sherwin Manol. Mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Naririnig niyo po ba ako? Okay, malinaw po ba yung boses ko dyan sa inyong mga audio? Amen. Okay, papasindihan niyo po, yung medyo late po akong pumasok kasi nahack po yung Facebook ko at kaka-restore lang. I'm sorry at nawala po mo, no? But I'm thank God for the goodness and His mercy, mga kapatid, for this privilege and opportunity na muli makasama ko po kayo. At tapos hindi ko po kayo nakikita in my physical eye, but through visual program ay tayo po ay magkakasama-sama sa hapon po ito. At ako po ay nagagalak ng lubusan, mga kapatid, na kayo po ay aking nakasama ngayon sa 4 PM online Bible study. This is my third time na mangaral po sa inyo, no? Ako po ilubos na nagpapasalamat at sabado sana yung schedule ko kasi, pero gusto kong ipagpahinga yung aking boses kasi yung araw na sabado siguro I think third time or fourth time ako mag-preach niyan at fourth time din ako mag-preach pagka Sunday. Kaya pinapahinga ko siya, ibibigay ko na ni Pastor Ronnie yung kaibigan ko, no? At thank God at sa hapon po ito, mga kapatid, tayo po ay mag-usap-usap at mapapakinggan po natin ang salita ng ating pong Panginoon at dalangin po natin ang Diyos ay kikilos sa ating kalagitnaan at nawa ay hipuin niya ang bawat isa sa atin upang po'y maramdaman natin ang kanya ang pagkilos ng presensya ng ating pong Panginoon at yan naman po yung ating pong gusto na mangyari. Our desire is to feel and be filled with the presence of the Lord Jesus. Amen. At sa hapon pong ito, mga kapatid, pinagpapasalamat sa ating pong mga management, sa ating pong mga admin, sa ating pong mga mentors. Thank you so much for this invitation that I can be part of this ministry, mga kapatid. At sa hapon pong ito at sa araw pong ito, at anong oras po ninyo dyan, tayo po ay mangaral na po sa salita ng Panginoon at naway bukas po ang inyong puso at isipan upang tanggapin ang salita ng ating pong Diyos. And let us open our Bible in the book of John, chapter 4. Okay? John chapter 4, verse 8. Okay? Praise God. John chapter
4 verse 22, the Bible said, "Ye worship, ye know not what." You know what we worship for salvation is of the Jews. Kayo'y nagpupuri, nagsasamba sa Diyos na hindi ninyo kilala. Kadakwat kami ay nagsasamba sa Diyos na aming kilala. Manalangin po tayo mga kapatid sa hapon pong ito. Heavenly Father, we thank you Lord Jesus for your goodness. Thank you so much Lord God for this opportunity upang kami po ay makakaninig ng iyong mga pangangaral sa iyong mga salita, Panginoon, anoint your servant. Thank you to natin without your help, Panginoon, na langit ko po sa lahat na makakarinig ng pangangaral ng iyong mga salita, na langit ko na ikaw po ay kikilos sa aming pong mga buhay. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang po'y aming maintindihan, hallelujah, ang iyong mga salita. At hiyaan niyo po na ang iyong banal na Espiritu ay kikilos sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, mighty name we pray, amen and amen. Okay, praise the Lord. Hindi po ba putol-putol yung aking boses? Okay lang po ba? Okay lang po, Pastor. Okay, thank you so much. Okay, at sa hapon pong ito, mga kapatid, pag-uusapan po natin itong temang patungkol sa nagsasabi, do you know your God? Kilala niyo ba ang Diyos? Kilala niyo ba ang Diyos? Kilala niyo ba ang pinaglilingkuran ninyo? Pagkilala niyo po, you can say amen. 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 Alam ko naman po na bakit po tayo ay naririto at nagagawa natin itong mga programang ito sa kadahilanan na kilala po natin ang Diyos na ating sinasamba. Sa kadahilanan na kilala po natin ang Diyos na ating pinupuri. Alam ko po yun. Pero hindi po lahat ng tao ay kilala ang Diyos na kanilang pinupuri o sinasamba. Kasi ang sinasabi ng Bible, "Not everything saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven." Datapwat yung sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa kalangitan. Yan po yung sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21, mga kapatid. At merong sinasabi sa Biblia na merong mga tao na hindi kilala ang Diyos. Merong sumasampalataya but they are not totally know their God. Merong maraming nanampalataya, merong maraming kinikilala ng Diyos, merong silang Diyos na kinikilala, or they have faith with God, they believe God, but actually, they are not totally know their God. Hindi nila totoo at hindi nila totally na alam yung Diyos, o hindi nila completely kilala yung Diyos na ating kilala, mga kapatid. At nawa yung Diyos na ating pong kinikilala na si Jesus Christ, mga kapatid, sa hapon pong ito ay kilala po natin siya. No? Amen, amen. And there are many attributes of God. There are many characteristics or katangian ng Diyos. Maraming katangian si Jesus Christ, mga kapatid, na dapat po nating malaman. Attributes are defined as characteristics and qualities of God. Yung attributes or katangian ay ito yung mag-define at ito yung mag-describe. Ito yung magpapatutuo kung sino ang Diyos na ating kinikilala. Praise the Lord. Gaya lang po ng tubig. Ang tubig ay basa, no? Ang apoy ay mainit. And we all know that Jesus and God is eternal, God is immutable, God is holy, God is love. Alam po natin na siya po ay mapagmahal na Diyos. Alam po natin na makapangyarihan siyang Diyos. Alam po natin na siya ay walang katapusan. He is the first and the last. He is Alpha and Omega. Alam po natin yon. At yan po yung mga katingian ng Diyos na nga natin malaman sa hapon kong ito upang po'y lubos natin siyang makilala. If you are convinced, you can say amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. A distinction should be clearly made between an attribute and that which is very essence of God. Yung attributes or katangian ng Diyos
ito yung bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya, bilang isang kanyang mga anak o bilang isang kanyang mga sangkatauhan, kailangan na alam natin at kilala natin kung ano ang mga katangian ng Diyos, mga kapatid, na ating pong sinasamba at pinupuri. Kasi marami pong ibang mga tao ngayon na nagpupuri sila sa Diyos, sinasamba nila ang Diyos, pero ang totoo ay hindi nila alam at totoo at kilala ang Diyos na kilang sinasamba. Kagaya lang po sa tinatawag na mga, hindi po sa dinidiscriminate ko po yung Roman Catholic, no? They worship God and to they made graven images to visualize the image of the Lord. Gumawa po sila ng mga imahe ng Diyos, gumawa po sila ng imahe ng mga santo to visualize the image of the saints and to visualize the image of God. No? Ginawa po nila ito. Pero ang totoo, mga kapatid, pag totoo nilang kilala ang Diyos, hindi na dapat sila gagawa ng mga bagay na ito. Kagaya lang po ng mga ginagawa nila, gaya ng mga Hindu or ng mga Hinduism, mga kapatid, o yung Buddha. No? Ginagumagawa sila ng mga graven images to visualize their God. Pero as a real Christian, totoo at alam natin na ang Diyos ay Espiritu at hindi natin siya mahahawakan at hindi natin siya nakikita, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pong mga mata. But the good thing is, every time that we praise Him, every time that we worship Him, every time that we start to lift up our hands and we start to lift up our voice in worship and praise, hallelujah, the good thing is we feel and we are being filled with His presence. Yan po yung malaking kaibahan, mga kapatid. Kasi marami pong mga pagsasamba ngayon na ginagawa ng sangkatauhan, ang masamang palad po ay kasamang palad ay hindi po sa lahat ng panahon ay nararamdaman nila yung presensya ng Diyos. But tayo po bilang isang Kristiyano, as United Pentecostal Church, and we believe that Jesus is a spirit, and ito po yung hinahanap ng Diyos, na yung magsasamba at ang magpupuri sa Kanya ay kailangan magsamba sa Espiritu at katotohanan. We don't need a visualization. We don't need a graven images. We don't need His statues, mga kapatid. We don't need idols. We don't need the image of God. But all we need today is to be filled with the presence of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. At dapat po bilang isang Kristiyano, kilala po natin yung Diyos natin. Amen. Ito naman po yung ito yung kakaiba po yung gagawin ko ngayong pangangaral. Magtatanong po ako sa inyo. Okay lang po ba ninyo? Okay lang po sa tayo. Okay. Sino yung MC natin kanina? Meron tayong MC kanina. Hindi ko kilala kasi okay. Yun. Okay, yung mami po ninyo, sige. Yung MC po ninyo, MC na lang po yung sasabihin ko kay, kasi hindi ko po kamisado yung pangalan. Gusto ko lang po magtanong sa MC po ninyo, ha? Mrs. MC, or Worship Leader, or Master Ceremony, totoo ba ang kilala mo ang Diyos na yung sinasamba? Nandiyan ba yung MC namin? Amen. Oh, amen. Okay. Miss pala. Okay. Miss MC, kilala mo ba yung Diyos na yung sinasamba? Yes, amen. Okay. Yung nag-introduce sa akin, ate ko ito eh. Si Ate Joy. Nag-aate ako noon ito. Nagsisister ako ngayon. Okay. But still, she is my ate. Ate Joy, magtatanong sana ako sa iyo, okay lang po ba? Same question? Hindi po, hindi same question. Okay. How can you define your God? Paano mo ma-define yung God mo, yung Diyos mo? Wow, that's a very great question. I can't define that. Okay. By worshiping Him or praising Him in spirit and in truth. Okay. Only praise the Lord. Uh-huh.
Okay, Sister Emily, nandiyan po Sister Emily. Huwag po kayong magsibata, huwag po kayong maglilimta. Tatanong ako isa-isa sa inyo. Okay. Sister Emily, nandiyan ka ba, Sister Emily? Yes po. Amelin. Okay. Sister Amelin, I mean. Amelin. Sister Amelin. Yes po, Star. Gaano ba ka-importante ang Diyos para sa'yo? Okay, Pastor. Para lang sa atin, Pastor, importante ang Panginoon sa ating buhay dahil sa ating kaligtasan po. Okay, sa ating kaligtasan. Napakaganda, mga kapatid. Sister Becas, nandiyan ba? Sister Besa? Sister Besa, nandiyan ba? Hindi sabay ko? Besa yung apelido. Besa. Sister Besa, naririnig mo ba ako, Sister Besa? Yes po, amen po. Okay. Hey. Yung tanong ko sa'yo ito. Natatakot ba kayo mga kapatid? Huwag kayong matakot ha. Kinakabahan kayo. Kaya iba itong gagawin natin ngayon, no? Okay. This is the first time na magtatanong po ako sa inyo para po matilala ko po kayo. Sister Vesa, ito po yung tanong ko sa inyo. Kaya mo ba ang wala ang Diyos sa buhay mo? Praise the Lord, hindi po. Hindi. Okay. Kasi siya po yung paliwanag ko po ba? Okay, nakakabahan mo ba kayo? Huwag po kayong kabahan, hindi naman po ako nangangagat eh. Okay. Nandiyan ba si Sister Saisay? Sister Saisay Labanan, itong Daguhoy Church na Bukol. Kasama ko ito sa Bukol. Sister Saisay, nandiyan ka ba? Naririnig mo ba ako? Hindi sumasagot. Sister Saisay, naririnig mo ba ako, Sister Saisay? Opo. Okay. Meron akong tanong sa'yo, okay lang ba? Okay. Ito yung tanong ko sa'yo. Mawawala ang Diyos kahit isang minuto sa buhay mo. Kahit isang minuto sa buhay mo, mawawala ang Diyos sa isang minuto. Nang isang minuto sa buhay mo, kaya mo? Hindi. 100% hindi. 100%. So, yan na po yung mga tanong ko sa inyo. Yan na po yung mga gusto kong marinig sa inyo po. Yung po mga kasagutan ninyo ay lahat po yun ay tama. No? Amen. Pero bakit po ako'y nagtataka? Kadalasan po ay ako'y nagtataka sa karamihan na parang kaya ba nilang wala ang Diyos sa kanilang buhay at nagdidikit nilang sa kanilang ability at knowledge yung kanilang pamumuhay, mga kapatid. Pero sa akin pong narinig sa inyong mga kasagutan, sa akin pong itinanong sa inyo na hindi po niyo kayang mawala ang Diyos sa inyong pong buhay, yan po ba ay tama? Amen. Magiging ako po ay hindi ko po kayang wala ang Diyos sa akin pong buhay. Maging ako o ang akin pong mga anak at ang buo kong pamilya ay hindi po namin kakayanin kung ang Diyos ay mawawala sa amin pong buhay. Kasi po yun po yung sinasabi sa Biblia, you can do nothing without me. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating pong mga sarili. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. At kung yan po yung katotohanan, mas pinaka-importante na kilala at alam natin ang Diyos na atin pong pinupuri at sinasamba. I just want to give this elaboration, mga kapatid. Gusto ko lang elaborate ng mamaigi at tinginan ng maigi kung sino ang Diyos na atin pong sinasamba at pinupuri. Ito po yung una. God is omniscient. Siya po ay omniscient. He is full of knowledge. The omniscience of God means He is perfect in knowledge. He knows everything. Alam po niya ang lahat ng nasa atin. Wala pong natatago, wala pong lingid sa Diyos. Lahat ay alam po ng ating pong Panginoon.
Because He is omniscient God. The Bible said in Psalms 139 verse 2, Thou knowest my down sitting and my uprising. Thou understand me, my thought afar off. Alam mo kung kailan ako uupo at tatayo, Panginoon. Alam mo ang lahat sa akin, wala ang matatago sa iyo. Yan po yung sinasabi ni King David, na ang Diyos ay alam niya ang lahat ng sa atin, mga kapatid. Yung sitwasyon po bilang OFW, yung sitwasyon po natin ngayon, yung sa kabila ng pandemic, sa kabila ng mga hirap at masakit sa buhay, mga kabigatan, mga kapatid, alam po na ating pong Panginoon iyan, wala pong nagtatago sa Diyos, maging inyo pong problema, maging inyo pong mga tinatawag na karamdaman, yung mga kahinaan, yung kabigatan, lahat ng nasa ating buhay ay alam ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po ba na ang tao ay patuloy na nag-aaral patungkol sa buhay ng isang tao? Mga scientists, mga doctors ay patuloy na nag-aaral patungkol sa buhay ng isang tao. But they concluded, mga kapatid, na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila magkakaroon ng conclusion kung sino ang tao. Hanggang ngayon, mga kapatid, wala pa rin conclusion magagawa yung tao sa kabila ng kanilang pag-aaral na ginagawa. But only God, hallelujah, can give us conclusion. Only God can conclude. Only God knows, mga kapatid, sa ating pong mga buhay. Yung buhok ng ating mga ulo, kahit po yaman, kundi na lang yung buhok ng ating ulo, mga kapatid, alam po ng Diyos iyon. Hallelujah. Kahit po hallelujah, lahat ng status, lahat ng situation, lahat po ng pangyayari ng ating pong buhay, bawat segundo, bawat minuto at bawat oras, alam ng Diyos lahat po iyon at walang matatago sa ating Panginoon. Kaya kahit anong mangyari, kapatid, kapit ka lang sa Panginoon. Kahit anong mangyari, kapit ka lang sa Diyos. Kahit anong pang mangyari at sitwasyon sa buhay, huwag kang bibitaw, kapatid, kapit ka lang sa Diyos. Alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. Alam ng Diyos yung status ng buhay mo. Alam ng Diyos sa panahon na meron kang problema. Alam ng Diyos na sa panahon na meron kang karamdaman. Alam ng Diyos sa panahon na ikaw ay nangihina. Alam ng Diyos na sa panahon na ikaw ay nasa kalakasan. Alam ng Diyos na ikaw ay nasa kabigatan. Alam ng Diyos lahat ng status. Alam ng Diyos lahat ng sitwasyon natin, kapatid. Kaya kapit kang kagalakan or nasa kalungkutan po tayo, huwag po tayong hihiwalay sa ating pong Panginoon. Huwag po tayong didistansya sa Diyos dahil alam po natin na wala po tayong magagawa kung wala ang tulong ng ating pong Panginoon. If you can say amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yung sitwasyon natin sa pandemic, mga kapatid, maraming this is the sad things na nangyayari. Yung COVID-19 ginagawang pira-pirahan ng gobyerno. Yung COVID-19 ginagawang pamamarahan upang masira or mahihinto yung mga gawain kaya nito, yung gawain ng nasa simbahan, yung mga church services or mga activities. Ginagawa nila yung dahilan yung COVID-19 upang po tinatawag na mawala tayo sa madistansya tayo mula sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Amen. No? Amen. Yan po yung reality. Hallelujah. But as a real Christian, we understand, hallelujah, na hindi po natin kaya kung wala ang Diyos atin pong mga buhay. Dahil po, He is the owner, He is the author and the finisher of our faith. He is the creator, He is the owner of our life, mga kapatid. Siya po ang may-ari ng ating buhay. Alam po niya ang mga pangyayari, pinapahintulutan po niya itong mangyari. Hindi po tayo'y manghina, hindi po tayo'y madiscourage, hindi po tayo'y ay mawala ng pag-asa. But ito ay pinapahintulutan ng Diyos upang po'y masukat kung gaano tayo katatag, upang po'y masukat kung gaano tayo ka-faithful, upang po'y masukat kung gaano tayo ka-loyal, upang po'y tayo'y masukat kung gaano tayo ka-tayo-tayo katumbay sa ating pong pananampalataya at ating pong pagmamahal.
ito po, I just want to remind you by the word of the Lord Jesus Christ, by the authority and the power of the Lord God. Hallelujah. Gusto ko lang po tayong paalalahanan sa hapon po ito, sa anumang oras kayo meron ngayon, na kailangan po natin ang Diyos sa ating pong buhay. Bawat sundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, kailangan po natin ang Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. The science of God means that God is spirit by knowledge. Hindi ba kayong tataka minsan? No? Hindi ba kayong tataka minsan? Merong mga pagkakataon, it seems hopeless. Sa inyo yan, nawawalan kayo ng pag-asa. Minsan. Okay? Merong mga pagkakataon, we cannot deny and cheat ourselves. Merong mga pagkakataon, nawawalan tayo ng pag-asa. But the good thing is, kahit po'y tayo nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay hindi kawalan ng pag-asa. He is our living hope. Siya ang ating pong pag-asa. Siya ang ating buhay. Siya po ang ating kailangan, mga kapatid. Kahit mayroong mga pagkakataon na tayo nangihina, nawawala na ng pag-asa, nawawala ng buhay, na parang nawawala, hindi na tayo mabubukasan pa. But we thank God, hallelujah, kahit po'y gano'n nangyayari, mga kapatid, ang Diyos po, alam niya yung mga pagyayari sa ating buhay, kumikilos po siya, hindi po napuputol at hindi po na hinihinto ng Diyos ang kanyang pagkilos sa kanyang mga anak, hindi po humihinto ang Diyos sa pagkilos sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak, mga kapatid, lalong-lalo na po tayo, hindi po siya humihinto sa pagkilos sa ating po mga buhay.
impossible, na nothing shall be impossible with him. For with God there is nothing shall be impossible. Isang patutuo mga ito po ay isang patutuo mga kapatid ay nung mula po ako'y bata po when I was 13 years old ay iwan ko kung alam po ito ni Sister Joy. Hallelujah. When we are in Santa Josefa, Agusan del Sur, may local church mga kapatid sa ating pungama kasama po si Sister Joy Nalin mga kapatid. Meron pong isang tao nangangalang Angelito Kanuog. Dalawang buwan po siya'y nakaratay sa kanya pong higaan. Nakatayo na nilo ang kanya mula sa kanyang kuko sa kanyang kalakabo ay naninilaw mga kapatid. At thereby mga kapatid, kami po ay gumawa ng Bible study kasama po ay at kasama po ng ating mga kapatiran at kasama po ng aking ama. Hallelujah sa Kurok 7 Awaw Kumbay Province mga kapatid. Umakyat po kami sa kabila ng baha, sa kabila ng mga bukili na aming kung lalakbayin. Inakyat po namin at pinuntahan po namin yung itong nagngangalang ang Angelito Kanuog. Dalawang buwan po siya nakaratay sa kanyang higaan at hindi po makatayo. But one time mga kapatid, hallelujah, sa kansan, paulit-ulit kaming bumabalik sa kanya. Hallelujah, siya po ay nag-decide that being baptized in the name of Jesus Christ. Hallelujah, siya po ay nag-decide upang tanggapin ang ating pong Panginoon sa bautismo. Hallelujah, sabi po ng aking ama, kaya mo ba? Ang sagot po ng aking pong kaibigan, ng aking pong iniisip na kuya, hallelujah, si kuya ang Angelito Kanuog, sabi po niya, ako'y mamatay, di bali po'y maputol po ang aking pong hininga, Pastor, as long as I'm be saved, as long as po'y ako'y maligtas, hallelujah, gawin niyo po, Pastor, ako po'y bautismuhan po ninyo. Bumaba po kami, inakay po siya ng ating pong kapatiran. Bumaba po kami sa Sapa, binautismuhan po ng pangalan ng Panginoon pong Jesucristo. Hallelujah, but the good thing is after water baptism, kapatid, bumalik po ang kanyang pong sigla. Hallelujah, yung kulay ng naninilaw na balat, mga kapatid, sumigla po at ito po ay living testimony. Hallelujah, ngayon po ay nagpapastor ngayon. Hallelujah, in Kumbal Province, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon na ngayon, siya po ay nagpapastor sa Monte Vista, Kumbal Province, kung hindi. I-search niyo po ang Angelito Kanuog. Siya po yung isang pastor natin. Hallelujah, na pinagaling po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Alam ko na ang Diyos po ay makapangyarihan kahit po sa kabila ng ating karamdaman. Kaya pong pagalingin po ng Diyos po yan. Hallelujah. Every time that we are comfortless, kaya ko pong i-comfort ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang presensya. Every time that you are lost, our hope, mga kapatid, I know that God is our living hope at siya po ay makapangyarihan ng Diyos at siya po ay buhay na ating pong pag-asa sa buhay, mga kapatid, at kaya po niya tayong remind, kaya po niya tayong palakasin, kaya po niya po tayong bigyan ng buhay, kaya niya po tayong bigyan ng kalakasan, kasiyahan at kagalakan ng buhay. Hallelujah. If you're convinced, you can say amen, mga kapatid. Amen. Glory to the name of Jesus. Amen. And the third one is, Sister Joy, sinyasan nyo lang ako pag ubos nyo nung lang. Ubos na yung ako, ubos na yung oras ko, ha? 20 minutes pa, Pastor. Mataas pa. Okay, meron pang 20 minutes. Okay. Number three is, God is omnipresent. Everybody say, omnipresent. Omnipresent. He is omnipresent. In Psalms 39 verse 7 up to 8, 139 verse 7 up to 8, whether shall I go from thy spirit, or whether shall I flee from thy presence? If I ascended up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. Hallelujah, sabi po ni King David, saan ba ako magkago sa iyong Espiritu, Panginoon? Kahit pa ako'y lalayo sa iyong presensya, kahit pa ako'y pupunta sa kalangitan, ang iyong presensya ay naroroon. Kahit pa aking higaan ay ilalagay ko sa kilaliman ng lupa, ang presensya
man siya ay narurumon, Panginoon, wala akong may tatago sa iyo. Lahat ay nandun ang Diyos. Because God is omnipresent. Hallelujah. The Bible said in Acts, mga kapatid, chapter 7, verse 14:8 up to 49, thy heaven is thy throne and the earth is thy footstool. Ang kalangitan ay yung trono at ang lupa ay apakan ng iyong mga paa. Wala pong may tatago sa Diyos. Ang Diyos ay presente sa lahat po ng lugar. He is present in all places, everywhere, every place, mga kapatid. Ang Diyos po'y naruroon. Saan ka man naruroon ngayon? Nasa Saudi Arabia ka man, nasa Bahrain ka man, nasa Canada or America ka man, nasa trabaho, saan ka man lugar ngayon, naruroon, kapatid. Ang Diyos ay nasa iyong tabi. Ang Diyos ay naruroon saan ka man. Because God is omnipresent, kapatid. At yung sinasabi ng Bible, at 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. Dalawa o tatlo, halala, nag-uusap sa aking pangalan, naruroon ako sa kanila, mga kalagitan. Alam ko na tayo po ay, hallelujah, nag-uusap-usap at nagpupuri po sa ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Na sa ating kalagitan ay nandito presensya po ng ating pong Panginoon. Hiwa-hiwalay man tayo ng hiwa-hiwalay sinners,
Christ died for us. Nanginginig po, malinaw po ba yung aking boses kasi malakas po yung ulan dito sa atin. Amen. Ready po, Pastor. Okay lang po ba? Okay lang po, wala po kayo nanginginig na ulan? Wala po. Meron, Pastor, pero hindi po masyado. Okay, I will try my best, mga kapatid, sa tapusin ko po yung mensahe na ito. Hallelujah, sa panapos na po ito. Hallelujah, ay gusto ko lang po paalalahanan ang bawat isa sa atin. Na ang Diyos po ay mapagmahal na Diyos. He is a God of love. He is love, mga kapatid. Kahit meron po mga pagkakataon na tayo po ay nagkukulang. Kahit meron po mga pagkakataon na tayo po ay nagkakasala at nagkukulang sa Diyos. At ang Diyos ay nanatiling mapagmahal na Diyos. Thank you, Lord. He is the God of chances. How great is our God? How great the love of the Lord in our lives, mga kapatid. Na sa kabila po ng ating mga kasalanan at mga pagkukulang, hallelujah, siya po ay nanatiling mapagmahal ng Diyos. Siya po ay nanatiling nagbibigay ng pangalawang pagkakataon upang maunawaan yung ating mga pagkukulang. Hallelujah, siya po ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon upang maituwid yung ating mga landas, mga kapatid. That's the evidence of God's love in our lives, mga kapatid. Hallelujah, gusto ko lang po palalahanan ang bawat isa sa atin na nungunusap po tayo sa mga taong na pariwala ang buhay. Hallelujah, gusto ko pong damayin po natin ang presensya ng Diyos sa ating kalangitan. As I continue preaching the word of the Lord, hallelujah, as we continue listening the word of wisdom, gusto ko pong damayin natin ang presensya at magkilos ng Diyos sa ating kalangitan, kapatid. Hallelujah, meron pong mga pagkakataon na tayo po'y nagkakasala sa Diyos. Meron pong mga pagkakataon na tayo po'y lumilihis ng daan. Meron pong mga pagkakataon na tuwid na ika hindi pa away, mga kapatid, na against po sa kalooban ng Diyos. But God's love is abundant in our lives, mga kapatid. Patuloy ang Diyos na kumikilos sa ating pong buhay. Siya po'y mapagmahal na Diyos. Kinukuha po niya tayo mula sa kasalanan. Kinukuha po niya tayo mula sa pagkakasala. Pinapaalalahanan niyo po tayo, ha? Alalahanin niyo po, mga kapatid. Meron mga pagkakataon na tayo po'y lumilihis ng daan. But God is abundant in His love. He always reminds us with His word. He always reminds us with His word, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangangaral, sa pamamagitan ng pagtuturo, sa pamamagitan ng kanyang presensya. Pinapaalalahanan po tayo ng Diyos at dapat lang po natin na pasalamatan siya. Dapat lang po natin na siya po sambahin at purihin at luwalatiin sa ating kalagitan. Sa kabila po ng lahat ng pangyayari sa buhay, ang Diyos ay nanatiling mapagmahal. Ang Diyos ay nanatiling mapagmahal, mga kapatid, sa ating buhay, mula sa ating pumamahal sa buhay, maging sa ating sarili, sa lahat po ng tao, mananatiling mapagmahal ang Diyos. Hallelujah! I feel the presence of the Lord in that place. I feel the presence of the Lord moving in this place. I feel the presence of the Lord moving in our midst, mga kapatid. Hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus. God is great. God is love. Oh, God, hallelujah. Let us worship the name of the Lord. Let's speak with other tongues, wherever you are now. Hallelujah. Alam po na kilala mo ang Diyos na iyong iyong buhay at sinasabla, kapatid. All we have to do right now is to acknowledge Him. Hallelujah. How great is our God. Oh, hallelujah. Glory to the name of Jesus. Lord. Come on, worship the name of the Lord. Speak with other tongues and be filled with the presence of the Lord. As I continue preaching the word of the Lord, hallelujah.
presence of the Lord moving in your place. Wherever you are, alam ko ng Diyos ay nasa iyong tabi. Alam ko ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Hihipuin ka ng Diyos, kapatid ngayon. May help be filled with the presence of God. Alam natin siya. He is omniscient. He is full of knowledge. He is omnipotent God. He is full of power. He is omnipresent. He is everywhere. Wherever you go, kasama mo ang Diyos. And we all know that God is love. God is love. Come on, hallelujah. Let's feel the presence of the Lord. Look, you can lift up your voice. You can clap your hands. Saan ka man niruroon, kapatid na yun? Sa kabila ng mga katangian ng Diyos, pero patapat lang siyang purihin at sakaan, kapatid. Ay, yung kumalinig na mga pananagal at mensahe ng Panginoon sa mahapon po nito. Karapat dapat lang po siya sa mga papuri at mga pagsamba. Let us magnify and exalt the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Glory to the name of Jesus! Glory to the name of Jesus! Hallelujah! Pwede ba umanap ka ng sulok, kapatid? Umanap ka ng isang tuhod at iyong mga tuhod? Umanap ka ng isang sulok at iusap ka sa mayon? Sabi natin ang Diyos, let us magnify and exalt the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, open your mouth and praise the King of Kings and the Lord of Lords. He deserves to be praised. He deserves to be magnified. He deserves to be exalted. Hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kung gusto nyo mag-unmute, mga kapatid, mag-unmute po kayo. Uy, marinig mga kapatid. Hallelujah, marinig po natin ang bawat isa na natin nagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. We thank you, Panginoon, sa pagkakataon, hallelujah. Praise God, hallelujah. Jesus, we claim it, oh God, hallelujah. The victory, the healing of Jesus, hallelujah, Panginoon. Ikaw ang Diyos, oh Jesus, hallelujah. Ikaw ang Diyos, oh Jesus, hallelujah, oh God, hallelujah. Hallelujah. Praise God, hallelujah, Jesus. We worship the Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah.